Cruz, ginang Ansi Castro, ginang Seni Trinidad, ginoot ginang Magno Guevara, ginoot ginang Roman Chamse, ginoot ginang Edwin Miranda, ginoot ginang Graciano Manyo. Isama din po natin ang pasasalamat nina ginoot ginang Boyet Suk, Alan at Abigail Paulino, Mike at Ophelia Bitanga, ginang Annie Tadeo, ginang Lynn Polisina, Joel at Lynn Jimenez, Malu Reyes, at Raf De Leon. Isama din po natin ang para sa intensyon ni Melencia Pascual. At para po sa kapayapaan ng kaluluwa nina Alejandro Sixto, Lamberto, at Adelaida. Magsitayo po ang lahat, masigla't masaya nating ipagdiwang ang ating banal na misa sa pangunguna ng ating kura paroko, Father Fitz Sitchon. Mga kapatid, tayo nagkatipon sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pakibati muna ang mga kapatid natin sa pananampalataya at ipagkaloob ang kagandahan ng oras na ito sa ngala ng ating Panginoong Diyos. Salamat po. Ang Panginoon pa rin ang siyang tunay na makapagbibigay ng kahulugan at laman sa ating pagkatao. Siya lang ang pinanggagalingan ng isang damdamin at pakiramdam na makakakumbinsi sa atin kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-iral natin dito sa sangkalupaan. Pakiyoko muna ang inyong mga ulo bilang pagpapakumbaba po sa harapan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang banal na altar, bilang pag-amin din naman po na tunay nga naman natin siyang kailangan sa ating buhay.
Tanggapin namin kahilingan, tanggapin ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal kataas-taasan at ang Panginoon ng Panginoon. Kasama ng Espiritu sa kata an ng Diyos sama, ng Diyos sama, amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaan. Palakpakan natin ang Panginoon. At tayo ay tumawag, Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan na nagkatipon ngayong hapong ito ay matapat mo po sanang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po kami. Pagbasa sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, dumating ang wika ng Panginoon kay Abram sa isang pangitain. Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag. Ang inyong gantimpala ay napakalaki. Sumagot si Abram, O Panginoong Diyos, ano ang iyong ibibigay sa akin? Ako'y walang anak at ang katiwala ng aking bahay na si Eliezer na Damasenyo ay aking tagapagmana. Sinabi rin ni Abram, ako'y hindi mo binigyan ng supling. Ang aliping ipinanganak sa aking bahay ay siyang magiging tagapagmana mo, ang magiging tagapagmana ko. Subalit, dumating sa kanya ang wika ng Panginoon. Hindi siya, ang magiging tagapagmana mo ay manggagaling sa iyong sariling laman. Pagkaraan ay inilabas siya ng Panginoon na ang wika. Itaas mo ang iyong mga mata sa langit at bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At idinagdag pa niya, sumampalataya ka sa Panginoon at iyon ay ikinikilala sa kanya na isang kabanalan. Winika sa kanya, ako ang Panginoong nagpalabas sa iyo sa Ur ng mga Kaldeyo upang ipaari sa iyo ang lupaing ito. Subalit tumugon si Abraham, O Panginoong Diyos,
paano kung malalaman na iyon ay mapapas sa akin? Sinagot siya, dalhan mo ako ng isang dumalagang bakang 3 taong gulang, ng isang kambing na babaeng 3 taong gulang, ng isang tupang lalaking 3 taong gulang, ng isang inakay na bato-bato at ng isang inakay na kalapati. Dinala niya ang lahat ng mga ito sa kanya, pinagahati sa gitna at pinagtapat-tapat ang kalakalahati. Ngunit, hindi niya pinaghati ang mga ibon. Nagsibaba ang mga ibong mandadagit sa mga katawang patay, ngunit sila'y binugaw ni Abram. Papalubog na ang araw nang si Abram ay nakatulod na mahimbing at siya'y kinilabutan dahil sa malaking dilim. Ngayon, nang lumubog na ang araw at magdilim, may nagdaang isang hurnong umuusok at isang sulong maapoy sa pagitan ng mga hinating hayop. Noong araw na iyon ay pinagtibay ng Panginoon ang isang tipan kay Abram na ganito ang wika, sa iyong susunod na salinlahi ay aking ibibigay ang lupang ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog ng Euphrates. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, naalaalang lagi ng Panginoon ang kanyang tipan. Naalaalang lagi ng Panginoon ang kanyang tipan. Ipagdiwang ninyo ang Panginoon, sambitin ang kanyang pangalan. Ipagbunyi sa mga bansa ang kanyang ginawa. Magsiawit kayo sa kanya, umawit ng papuri. Ipahayag ang lahat niyang gawang kahanga-hanga. Naalaalang lagi ng Panginoon ang kaniyang tipan. Ipagmapuri ang kanyang banal na pangalan. Magala kayong naghahanap sa kanya. Magbulay-bulay kayo sa Panginoon at sa kanyang lakas. Masigasig kayong dumulog sa kanya. Naalaalang lagi ng Panginoon ang kaniyang tipan. Kayong mga kalahi ni Abraham na kanyang lingkod, kayong mga anak ni Jacob na kanyang hirang. Siya ang ating Panginoon at Diyos. Sa sangkalupaan, umiiral ang kanyang kahatulan. Naalaalang lagi ng Panginoon ang kanyang tipan. Naalaala niyang lagi ang kanyang tipan. Ang ipinangako sa 1,000 salinlahi, ang pinagkasunduan nila ni Abraham, ang sumpang binitawan kay Isaak. Naalaalang lagi ng Panginoon ang kaniyang tipan. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon,
winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga bula ang propeta na lumalapit sa inyo na nakadamit tupa. Ngunit sa loob ay mga ganid na lobo. Sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Nakapipitas baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng igos sa mga dawagan? Kaya nga ang lahat ng mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, samantalang ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Ang isang mabuting punong kahoy ay hindi maaaring magbunga ng masama, ni ang masamang punong kahoy ay maaaring magbunga ng mabuti. Ang lahat ng punong kahoy na di nagbubunga ng mabuti ay puputlin at ihahagis sa apoy, kahit sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa, magandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon. Good evening. Tayo po ay nagkatipon ngayon unang upang, syempre, una sa lahat. Ano po? Bakit po tayo nagkatipon ngayon? Una sa lahat, ano ang gagawin natin? Magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang taong marunong magpasalamat, kinikilala niya ang mga bagay-bagay na kanyang tinatanggap. Hindi po ba? Eh, sa mga bata nga po, halimbawa, ano mo yan, tay, apo? Halimbawa po, binigyan ko siya ng 1,000. Halimbawa lang, tay, di naman totoo. Halimbawa, binigyan ko siyang candy. Ang tatay o nanay, may itatanong ka agad sa bata. Ano ang sasabihin mo? Candy lang ang binigay, pero kaagad. Gusto ng magulang na magpasalamat ang anak dahil ito ay biyaya para sa bata. Well, in fact, a candy is a big deal. Di po ba? Ang isang candy ay napakalaking bagay sa maliit na bata. Kaya tayo ay nagpapasalamat ngayong oras na ito bilang pagkilala sa mga bagay-bagay nating tinatanggap. Maliliit man ito o malalaki, hindi po natin pinag-uusapan kung gaano kaliit o gaano kalaki ang ating tinanggap. Ang pinag-uusapan po natin, meron tayong tinatanggap. Amen? Yan po ang una na huwag natin kalimutan. We are so blessed. We are so blessed. Yeah. At yun po eh hindi dapat mawala bilang paninindigan sa ating pananampalataya. It's a basic principle of our faith to believe that we are so blessed. Hindi po tayo kailanman pinagkaitan ng ating Diyos Ama. Opo. At alam niyo po kagandahan ng taong marunong magpasalamat sa pagkilala ng kanyang mga bagay-bagay na kanyang tinatanggap, kailanman hindi siya mawawala ng pag-asa. Yeah? Opo. Kaya nga, yung mga anak ninyo, ayaw nyo nang isama sa palengke. O kaya sa mall. Bakit po? Siyempre, nagtuturo. Kala mo, hindi nyo nadaanan yun nung kayong bata. Sige, sasama kita, pero wag kang papabili. Eh, ang problema pag nasa palengke na, pag nakakita na po na laruan niya, ano kaya lobo, anuman bagay na makapagbibigay ng saya sa kanya. Ayan na,
hahatakin na yung ano tawag doon, damit mo. Maya-maya, sumisigdok na yan, magpaparinig. Kunwari, umiiyak. Yan nga ba sinasabi ko? Kaya ayaw kita sama eh. Kahit na layo na nang nilakad nyo, sige, nahatak pa rin ng bata. Pero ang bata, umiiyak pa rin. Sa kahuli-hulihan, ibibili nyo po ba yung bata o hindi? Ibibili. Alam nyo naman, di makakasama sa kayo niya. Para sa saya niya, ang Diyos pa kaya? Opo. Alam natin na, kaya alam nyo po ang mga anak, mga bata, kaya pilit na sumasama sa palengke dahil pilit nyo naman silang binibili. Oo, hingi ka lang hingi. Sabi ng tatay, paano tay, bigay ka rin naman ng bigay, sabi lang bata. Ang tao marunong magpasalamat, maliban sa kinikilala niya ang mga bagay na kanyang natatanggap, ang tao marunong magpasalamat, kailanman ay hindi siya mawawala ng pag-asa. Binigyan ka niya kahapon, binibigyan ka niya ngayon, at alam mo, bibigyan ka pa niya bukas. Pero minsan pa, ang paalala, hindi natin pinag-uusapan, kung ang mga ipinagkakalob po ba talaga ng ating Panginoong Diyos, naaayon sa ating mga sariling kahilingan. Kumisang ginagawa natin kasing bangko ang Panginoong Diyos. Ibig sabihin, kapag pumindot ka, kung magkaling gusto mong i-withdraw, yun ang lalabas. Di po ba? Ang Panginoon, kumisang nga, kakaiba pa nga pong binibigay eh. Opo. Ako, pangarap ko po talaga, hanggang ngayon, hindi nawawala yung passion maging sundalo o Air Force. Gusto ko talagang pumapatay ng mga taong, opo, totoo to, masasama ang ba, mga rebelde, mga ganun ba? Yun ang pangarap ko. Parang ang sarap nun. Parang makabuluhan. Opo. Sa bandang uli, binigay niya pumapatay pala ako ng masamang espiritu. Na mas, opo, totoo. Totoo. Hindi nga po pala dapat patayin ng katawan Kundi buhay ng espiritu upang mabuhay ang pati na ang katawan. Opo. Ang kaluluwa, mga kapatid, na kung saan nananahan ang ating banal ang ating kaisa-isa, ang ating buhay, walang iba kundi ang Diyos natin, ay isang Diyos na nakapaloob sa ating pagkatao. What can we ask for? Ano pa ang hihilingin mo kung nasa'yo na ang Diyos mo? Opo. Wala na. Sabi nga po wala namang bagay na hindi may bibigay ng Diyos na talaga lamang makakatulong sa atin. Na alam niyang ito ay tama para sa iyo. Kasi po ang problema, yun nga, kagaya ng nabasang ebanghelyo ngayon, mga mapagbalat kayo, ginagamit ko minsan ang Diyos. Sabi nga ng ating Panginoong Jesus, mag-ingat kayo sa mga bula ang propeta. Bula. Bula. Agad nawawala. Bula ang propeta. Na lumalapit sa inyo na nakadamit tupa. Malinis po ba ang tupa o hindi? Ang balat ng tupa, malinis po ba o marumi? Marumi. Alam niyo po, yung mga propeta na fake, kumbaga, nagsusot po sila ng balat ng tupa. Pindamit nila galing sa balat ng tupa at gawa sa balat ng tupa. Nangangamoy, tapos marumi, ipinapakita nila, simple lang, na walang-wala po sila, na mayroon silang kailangan at na dapat silang kaawaan. At dahil dapat silang kaawaan, dapat din naman silang bigyan ng mga bagay na kanilang kailangan. Unfortunately, these false prophets, they don't even know that if a real prophet prophesies, definitely, hindi siya maghahanap at mangangailangan ng ano paman. Opo,
dahil ang Diyos na ang bahala sa kanya. Kaya ang laman ng ating ebanghelyo ngayon huwag po natin tingnan ang mga pabalat kagaya ng mga false prophets, maling mga tawag dito, mga bula ang pastol. Na parang mas kailangan nila ang pagkain, na parang mas kailangan nila ang pera, barya, parang mas kailangan pa nila ang matutuluyan, na parang mas kailangan pa nila ang kaawaan kaysa sa Diyos na tunay. Opo. Kaya, yun, naawa tuloy ang ating Panginoong Yesus kahit na medyo naiirita siya. Bakit? Naawa po siya sa kanila dahil sila'y nagkakalat. Yeah. Ito po ang punto ng ating ebanghelyo ngayon. Ang tao ay nagkakalat kung pinipili niya ang mga pabalat. Pabalat yung non-essentials. Meron pong storya tungkol sa mag-chewin. Ang tito, binili ng candy ang bata sa convenience store habang pauwi sila ng Manila sa bahay ng pamangkin nga niya. Napansin po ng chewin ng bata na pagkatapos balatan ng bata ang candy, tinago niya ang balat at tinapon niya ang laman. Kung minsan po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, na itatapon po natin ang tunay na laman at ating hinahawakan at pinanghahawakan ang mga pabalat. Sa buhay mag-asawa na lang po, ako po, lima na lang ang ano ko ngayon, lima na lang po ang mga kliyente, kumbaga. Mga, dahil nagka-counseling po ako sa, forte ko po yun, marriage counseling. Nakapagtataka, medyo nakakalungkot. Ang isa sa pinag-aawayan po ng maraming mag-asawa ngayon ay, tingin nyo ano? Malakas po, tingin nyo ano? Nahihiya pa kayo eh. Pera, my God, Panginoon ko. Pera? Tama bang yan ba ang pagmulan ng isang pagmamahalan na pakonti-konti ay naglalaho? Sabi nga ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Tapos po, ano po ang kasunod doon? Yeah. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. Hanapin mo muna ang kabanalan ng Diyos. Hanapin mo muna ang katuwiran ng Diyos. At kapag yan ay nakita mo, ang lahat ay susunod na. Yeah. Ganun lang po yun. Ang lahat ay susunod na. Unfortunately, kabaliktaran ang nangyayari. Sa maraming mag-asawa, hinahanap muna ang pera, hinahanap muna security bukas, hinahanap muna ang para sa mga anak. Hindi ko po sinasabing mali yon. Ang sinasabi ko po is, baka nangunguna. Balat kayo lang yan, pabalat lang yan. Pabalat lang ang malaking bahay, pabalat lang ang maraming pera, pabalat lang ang mga bagay-bagay na nakapagbibigay ng saya o maaaring sabihin natin, gusto kong maging maluwang, gusto kong maging yung mga anak ko, yung ayaw ko silang mahirapan. Pabalat lang po yan. Meron po isang counseling na nangyari, actual po, sa klase namin. Imagine ang isang tatay negosyante at silang tatlo, isa lang po anak, nagsalita, it was the turn of their son to talk. Kasi po sa counseling, isa-isa lang. Nang magsalita na yung bata, sabi niya, pa, kailan ka ba magkakaroon ng oras para mag-fishing tayo uli? Fishing. No? Ang asawa naman niya, buti pa ang dyaryo, hinahanap mo. Ganun ba? Mga pabalat lang yan. Pabalat lang ang negosyo, mga ano po, makakatulong pero hindi yan ang pinakalaman.
Sabi nga ng isang nanay, nakalis na ako. Sa Bukay Putanay, magtatrabaho na. Ba't po kayo magtatrabaho? Para magkapera. Ba't po kailangan magkapera? Para may pambili tayo ng pagkain. Bakit po kailangan natin bumili ng pagkain? Para hindi tayo magutom. Nay, di naman po ako gutom eh. Nay, hindi naman po ako gutom. Kuminsan baka iniintindi pa natin ang gutom ng tiyan kaysa sa gutom ng kaluluwa. Yeah. Gutom ng tiyan kaysa sa gutom ng damdamin na totoong nawawalan ng gana, saya dahil sa pangangailangan na hindi naman maibigay ng anumang bagay na binibili, kundi maibibigay ng isang karanasan na nakapaloob ang Diyos, na nakapaloob ang Espiritu na ipinangaral ng ating Panginoong Jesus. Kumisa nga po, pati na nga sa ating pagdarasal, misa mga pabalat din eh. Dami natin sinasabi, para nung bata kami, wag yung Maria na pupulong ko ng grasya, sabi na nga, anto ba rin? May tono pa eh, may tono pa. Tapos naman, nanay ko, tsaka-tsahin ko, hindi nag-uusap. Oo. Sagutan, nag-aaway pa, pati sa pag-rosaryo. Dami, ang dami. Ang Panginoong Jesus na nga po nagsabi sa atin eh, kahit na, kung magdasal kayo, ganito, huwag nyo nang gayahin ang mga hentil na sa kalata ng kaalaman nila sa maraming burloloy na kanilang pagdarasal, doon sila naririnig ng Diyos. And the other way around is what is of essence. Huwag na tayo magsalita. Hayaan na lang natin ang Diyos ang magsalita sa atin. Tapos. Yan ang laman. Yan ang tunay na kahulugan. Halimbawa po, sa banal na misa, nagsisimba po tayo. Nagsisimba. Sigurado po ako ba kayo nagsisimba? Kasi gusto nyong makarating na langit. Tama o mali? Mali. Pagsisimba lang, makakaabot tayo sa langit. Ano ba naman yan? Napaka-chip naman ni God kung dahil lang nagsisimba ka, pupunta ka na sa langit. Ang pagsimba ay isang pag-amin at pagkilala na tayo lahat ay anak ng Diyos at magkakapatid at umaharap sa kanyang dambana bilang isang pamilya, no, bilang isang malaking pamilya na kinikilala natin sa dasal na Ama namin. Kaya, yan ang esensya na banal na misa. Pagkilala sa isang Diyos na tunay na Ama. Kahit na nga po ang Panginoong Jesus, nasagot pa nga po siya sa kanya sariling nanay eh. Si Maria, kawawa. Ano ba naman yan? Kanina ka pa namin hinahanap. Anong sagot ni Jesus? Ba't yung hinahanap? Suplado. 12 anyos yata nun. Hindi nyo ba alam na dapat ako ay nasa pamamahay ng aking Ama? Yeah. He even his own parents by spirit were despised by him. Opo. Sa ating pagdarasal, ang laman po eh hindi yung magaganda ang ating sinasabi. Ang laman ng pagdarasal ay hayaan mo na lang ang Diyos ang magsalita at makinig ka na lang, buksan ang puso. No more, no less. Tingnan niyo po ang malaking pagkakaiba. Bigyan ko po kayo ng tip. Isang minuto lang muna mamayang gabi bago kayo matulog. Tumahimik lang po muna kayo. Bukas, dagdagan niyo po ng isang minuto. Tapos, sa susunod na gabi, dagdagan niyo lang po ng isang minuto. Makikita niyo na lang po na una, napaka inam ng makinig kaysa sa magsalita sa pagdarasal.
At pangalawa po, hindi natin pala namamalayan that we show our personal love to this God of ours who, of course, we cannot see, but we can feel in prayer. Oo. Sabi ko nga, ako nga po hindi pa nakita ang Diyos. Eh, nakita niyo na ba ang Diyos? Gwapo ba siya? Sambay langit? Ganun ba? Nahawakan niyo na ba siya? Kung minsan eh, mga paano lang po yan, mga pabalat lang yan. Nung bata po kasi kami, kapag nagdarasal, oh, magdasal kayo sa Diyos na nasa langit. Eh ako, sira ulo na po nung bata ako, tumitingala naman. Langit daw eh. Oh, tapos kakatusin ako ng nadyahin ko dahil matandang dalaga. Namatay ka agad. Langon sumi sa akin. Yeah. Langon sumi. Patay. Tama ba naman mangon sumi? Bata ako nun. Langit, langit, langit. Nagdarasal sa, sa ang Diyos ay malayo. Di po ba? Ganyan ang pinamukha ng pati mga praile, mga Espanyol sa ating Diyos na malayo. And, sabi nga ng awit ng Led Zeppelin, a rock band, sabi, and she's buying the stairways to heaven. Kaya, ngayon pala, kinukwartahan lang yung mga mayayaman para bang pwedeng bilhin ang tao dito, ang hagdan, ang mga steps papunta langit. Eh, kahit na po anong gawin natin, hindi tayo makakapunta ng langit, kundi lang sa ngalan at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. At, yan ay naipakita sa pamamagitan ng pagkapako niya sa krus. Yeah. Yan ang tunay na pananampalataya. That we are saved already by God. And His Spirit, the Spirit of His love, the Spirit of His goodness, we are but just responding to His great love, to His unconditional love. Ang mga mabubuting ginagawa natin ngayon, hindi po pakay ang nang mga yan upang tayo makapunta sa langit. Hindi po. Ang ginagawa natin kabutihan ngayon ay pagtugon lamang sa pagmamahal at biyayang ipinagkaloob na niya na wala na tayo kakailanganin pa. Sa kahuli-hulihan, mamamatay po tayong lahat. Sa kahuli-hulihan, alam ng Diyos na mahina tayo. Alam ng Diyos na hindi natin kaya. Kaya noong pa, 2013 years ago, nabuhay na siya dito upang ibigay na niya ang laman ng biyaya niya. Ang laman ng pananampalataya natin. Ano po ang laman? Ang kaligtasan. Ang krus. Kaya, sa araw na ito, sabi ko nga, hindi tayo talaga pagkakaita ng ating Panginoon. At wag na po muna nating pansinin ang mga pabalat sa buhay. Ako po, alam nyo, naniniwala ako, gwapo ako. Totoo. Yeah. Kahit linoloko ko sarili ko. Pero, sa mata ng Diyos, magaganda naman po talaga tayo lahat. Siya nagpapaganda sa atin yan. Oo. Yan ang tunay na laman. Yan ang tunay na laman. It's not a God who can be, who can be felt whenever we are in need. Parang mali po yata yun. Dahil ang Diyos ay hindi naman umaalis. Hindi naman umalis. Sa simula pa eh, ano man ang nangyayari sa iyo ngayon, ano man ang mga kahilingan mo ngayon, ano man ang mga pangangailangan mo ngayon, isa lang ang laman. May sakit ka man sa ulo, sa pangangatawan, sakit na sa karamdaman, sakit sa problema sa pamilya, pabigat o pasanin sa buhay, kahit na nandyan yan, sa ngalan ng Panginoon, magiging panatag ka pa rin at payapa. Yeah. Yan ang tunay na kailangan. Nowadays, ang tunay na kailangan natin ay kapanatagan. Wala nang iba. At saan po, at kanina natin makakantan yan, matatamo, wala nang iba, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Isang buhay na itinataya, sabi ko nga, isang buhay na
kaya nating ibigay sa Kanya sa kabila ng anumang problema natin, sa kabila ng anumang pagkabaga o maaaring pinanggagalingan ng pagkabalisa ng ating kaisipan at pagkabagabag ng ating mga kalooban. Kaya, ngayong hapong ito, sabi ko nga, wala tayong ibang gagawin kundi magpasalamat sa Diyos. Binigyan ka na niya, binibigyan ka niya, at bibigyan ka niya. Alam niyo po bakit? Simple lang ibig sabihin. Noon, ngayon, bukas. Hindi po ba yan ang Diyos? Noon, ang Diyos natin ay Diyos ng noon, ang Diyos natin ay Diyos ng ngayon, at ang Diyos natin ay Diyos ng bukas. Huwag kang mag-alala at mabahala. Mayroon kang Diyos na sa'yo ang bahala. Minsan pa, magandang hapon po sa inyo lahat. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tinatawagan tayo ng ating Panginoon at ito ay isang pagtugon lamang sa pagharap natin sa Kanya. Hindi po ito bagay na dapat ipagmalaki. Hindi isang bagay na pakikiisa sa ating Diyos Ama. Bawat dalangin ang inyong itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong sambayanan. Pakiulit po. Panginoon, pagpalain mo ang iyong sambayanan. Ang ating Papa na si Francisco at ang lahat ng mga obispo at mga pari, naway mapangalagaan nila ng buong pag-ibig ang bayang ipinagkatiwala sa kanila. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo ang iyong sambayanan. Ang lahat ng mahihirap, lalo na ang mga walang masilungan, naway madama nila na ang pagkalinga ng ating Panginoon. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo ang iyong sambayanan. Ang mga naliligaw ng landas, lalo na ang ating mga kapatid na hindi naniniwala sa ating Panginoon, naway mabuksan ang kanilang mga isipan upang lumaganap ang paghahari ng ating Panginoon. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo ang iyong sambayanan. Ang bayan ng Diyos na nagkakatipon dito, naway manatili sa ating mga puso ang pag-ibig bilang pagsunod sa utos ng Panginoon. Ipanalangin natin ang isa't isa sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo ang iyong sambayanan. Huwag na po muna tayong humiling. Makinig na lang po muna tayo sa katahimikan. Sa mga mahalagang laman ng bawat aspeto ng aming buhay, Diyos Ama, ikaw ay nakapaloob. Nandyan ka, buhay, at hindi kailanman umalis sa sanlibutan. Kaya nga't dama-dama namin ang Banal na Espiritu. Sa mga karanasang nakakapagpaalam ng aming mga puso, nakakapag-angat ng aming mga kaluluwa na napapatingin na lang sa langit at nagsasabing, tunay ka nga, ikaw ang Diyos namin, ikaw ang Panginoon namin, ikaw ang buhay at ang kaligtasan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain, pati na ang ating mga sarili, ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mo pong kami ay huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay lagi naming pasalamatan sa pamamagitan ng aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami ay sagipin, para kami ipalayain sa aming mga kasalanan. Kaya't siya ay kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iulat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas na ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi ng iyong kadakilaan. Tayo po'y magsiluhong. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't hinihiling po namin na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming mga anak mo na nagkatipon ngayon ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay at pinasalamatan kanya. Hinati niya iyon at ibinigay sa kanyang mga kaibigan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis at muli kanya pinasalamatan. Iniabot ito sa kanyang mga kaibigan at sinabi, tanggapin ninyo ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Maraming salamat po at hinayaan mo kaming humarap sa iyong dambana ngayong oras na ito. At kami ay makapaglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo na kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Pasiano na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mayroon tayong tapat na Diyos. Mahawag tayo sa Kanya sa simpleng dasal na itinuro ng ating Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw. Dahil na rin sa aming pananampalataya sa iyo, iligtas mo po kami sa anumang kasalanan. At ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at hanggang ngayon sinasabi pa rin sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesus. Hindi naman talaga tayo gagawing banal at matuwid ng banal na komunyon na to dahil tututusin, tinapay lang at ubas. Pero ang tunay na makakapagbanal sa atin at makakapagpatuwid, wala nang iba kundi ang humahain ng hapunang ito. Ang ating Panginoong Jesus na nakikiisa, nakikitagmo, nakikipag-usap, salamuha sa iyo. Mapalad ka, kapatid, sa kanyang banal hapunan na tunay ngang makapagbibigay na sapat ng lakas. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy lang sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magandang hapon po sa kanilang lahat. Bago po ang huling panalangin at pagbabasbas, mga ilang paalala po at paanyaya. Bukas po ay kapistahan ng Ina ng Laging Saklolo, kapistahan po ng mga kapatid po natin sa Sitio Tres Bucana, pista po kila kapatid na Berhel bukas. So, inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa pagdiriwang ng kanilang kapistahan. Ang misa po nila bukas ay sa ganap na ikatatlo ng hapon na pangungunahan po ng ating kura paroko, si Among Pete, kasama ang ating dating kura paroko na si Father Steve. So, sila pong dalawa ang mamumuno sa banal na misa bukas sa Sitio Tres Bucana sa ganap na ikatatlo ng hapon. At kung hindi po ako nagkakamali, ang koro po ng Divine Mercy Choir ang kakanta sa banal na misa ng kapistahan ng Ina ng Laging Saklolo bukas. So, inaasahan po namin ang inyong pakikiisa sa nasabing pagdiriwang. At sa kasalukuyan po, ang mga kapatid po natin sa Bisal San Pablo ay nasa ikapitong araw na ng kanilang pagnunobena sa karangalan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Ang kanila pong kapistahan ay sa darating na Sabado, June 29. Sa lahat po ng may debosyon kina San Pedro at San Pablo, ang oras po ng misa ng kanilang kapistahan ay sa ganap na ikasyam ng umaga. Sa inyo pong lahat, mapagpalang hapon. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, hinihiling po naming kami ay pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Paniwalaan po ninyo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo na po tayo sa tunay na kapayapaan. Salamat sa Diyos.